Tiene que cuatro aquí, sí. Nice. So Laura is building bikes for as multifunctional yung room. Yeah. May commercial area po siya sa akin. Yung taas po, pwede kong gawin some sort of open area or open area. Nice. Yung, meron po yung mirror na commercial sa baba, sa harap po. Kaya minimix na namin. Para may sustenance. Yes, sustenance po yung view. Para hindi po sayang, kasi maganda po yung lugar. Sayang naman na maging ano lang. May napakaraming tao tulad ko dyan. Yan na po sa housing na yan is sufficient na yung dapat. May ando na yung kanilang mga pangailangan eh. Hindi na sila lalayo. How many commercials do you have? Eight units po. Ang isang room 8 lang square meter. 30 square meter. Kasi laki po naman sa unit namin. Okay. Sana rin po mayroong ISF niya sa baba, pero ongoing po yung aking meeting with the actual occupants. Kasi i-accommodate naman sa aming situation. Okay. How many units tayo rito? 6. 89 units po. Wow. Okay. 89 units. Okay. This is one. Residential. Ang lateria po niya. Good thing nalagay niyo yung parang hindi na masampayan. Opo. So hindi na siya jealous yun. Sinagad niyo lang agad. Kasi sa release, okay na ba huli? Anyway. Sir, yung sa Jessa naman. Sa? Chesa po. That's intended for 2020. Sa amin. Ano po yan? Sambayan po yan ngayon. Then the property is titled in the name of Eriche. Pero ang nag-a-administrate po yung city. Aha. So yung luma natin, didibay na. Kasi po is very good. Oo. Bahay ng kalapati yun. Oo. Oo. Kasi kaya lalo yung nababa po eh. Kung talagang gagawin natin yung para sa mahirap, gawin natin disenyo. Talagang honest to goodness. May dignity. So, new shape yung building. Meron siyang central program. May nagtayo ko ng ano dyan eh. Daycare center, Burulan, sa, yeah, chapel. Sa adjacent niya, yung office space niya. Nung ano ko, crucial. Nagagamit pa hanggang ngayon. Pero maganda to. Ayun o, mas malaki yung tagos ng hangin. Opo. Ayun. How many naman tayo dito? 175 units po. Wow. Tayo ba doon sa ginagawa natin ito? 180. Isang tower. Yes, sir. Pero ano po siya kasi isang bago po. Matagi po kasi yung area natin sa kanila. 42 square meter tayo. Yes, sir. Pero dalawang tower tayo, di ba? Opo. Meron din po kami itong commercial pa rin sa baba. Lahat po na ginagawa po namin ngayon ay sinasamahan na namin ng commercial units para hindi na po lalayo. Ano naman to, tawag dito, 30 square meter din yung commercial. For sale din siya. For sale. That's nice. 5 story din po yan. Okay. Ang pang... So, yung sunod po yung Moriones. Sambahaya na. Oo, thank you very much. Pwede bang sakupin nyo na rin yung harap, yung sinakop dyan na, no? Diba, bigay natin yan, no? Mm-hmm. Meron kasi yung open space dun, yung sinakop na ng ano. Parang may office siya dito. Pwede natin. Pwede sakupin niya. Pwede pa namin yung baba namin. Ano yun eh? Parang easement yun from the gutter. Mm-hmm. Para mag-create ng hangin. Isama na namin po sa development po yun. Sama na po na, kung, para lumaki na po. Para lumaki, baka may, pwede po kong gawing parking, para may, para may. Tama yun. Tama yun po. Ayan po, konti rin po kasi parking. Ito, may commercial din to. Meron din po, tatlo lang po, medyo maliit lang, kasi yun lang pong nakalo sa 4 units talaga. Ang total units po dyan ay 72. 72 units. 30 square meter din na commercial. Ako, sir.
limang palapag din po yan. Okay. Next. Ang susunod po ay Parola. Matutuwa ang mga taga-parola. Yan. Tuloy na yan. Nagsasurvey na po kami doon. Dito doon. I grew up in Parola, just so you know. Kaya matagal ko ng pangarap yan. Sa... Pero 2022 pa rin. Pero mayroon mo yan talaga tayo i-dispose na mga lote. Ongoing lang yung survey. So hopefully by this year, may i-dispose na natin sa Apple of Plus. Yan ang please. By the season. Natabi tayo ng ano niya, no? Ng Negros Navigation. Anong MIC rin? Sa pagitan ng District 1 and 3. Yes. Ayos. Ito po yung sa Punta, Tenemer. Okay. Di po ba meron tayo kung meron tayo building na ito ang palapag? Wow! Ang aming proposal. Bali, apat po na building na may 14 na palapag. Medium price. Na sa 14 po na palapag ay may dalawang palapag po siya na para sa parking. Okay. At sa baba po, meron pa rin po commercial. Okay. At kompleto po yan. May mga office po dyan sa, para sa engineering, mga ganyan. Kasi sa building, kailangan na po niya eh. May mga multi-purpose building po yun. May mga multi-purpose daycare. Po tayo. Mayroon pa rin po tayo dito. Pag-provide po namin yan. Early para hindi na po sila lalabas. Early education. Yes po. Good. So it's a complete community. Yes. Inaano po namin na talagang doon na sila sa loob, hindi na sila hanggat maaari hindi na lalabas. So makakapag-generate tayo dyan na 1,496 units, residential units. Pero ang actual families na dyan nasa 1,000. Kaya maka-accommodate na dyan. Exim po na kasi kayo dito. Exim. Kasama din po yan sa naku-content. Ang matutuwa yung mga taga-punta. Kasi matagal na sila ron eh. Remember before ayaw maniwala sa atin yung mga taga-tenement sa Pitas, di ba? Or tapos we convince them. Yes. Or, ibinalik natin sila, di ba? Balik na sila. Kaya lang, brand new building. From a 50-year-old building, became brand new. Oh, tuwang-tuwang na sila dahil ang kakabide. Oh. Kaya... Misa kailangan lang nila maniwala sa pamahalaan. Siyempre, hindi mo naman masisisi na natatakot dahil sa experience nila in the past. At yung fear na baka pinukula lang sila, na hindi naman sila ibabalik. Pero sabi namin, maniwala kayo sa amin dahil mayroon na tayong experience before. Yeah. And best example is yung Tundog. Balik sila lang. Sumobra pa nga ng kaunti eh. Nabigyan naman natin yung mga police, mga teachers. Bigyan. Kaya madaling maganda pong example po sa ibang project yan eh. Yan sa Pitas, ganoon din. Ayun yan yung Pitas. Ito, katuparan? Pitas. Part po, part yan. Sa upper part. Sa upper part. Sa katabi po ng Pitas sa... Slaughterhouse? Apo, sa likod. Sa likod po ng gagawin ninyo. Sa likod ng gagawin. Ito, ASAP. ASAP, yan. Wait,
Kasi social preparation. Yan, yan po yung route mayor na gagawin natin, access route, yung yeah. Pag-galing sa inyo. At ang makikinabang din po dyan, yung galing sa tenement na bago na ngayon. Correct. Makikinabang po dito sila dyan. Ngayon, pareho tayo ng design analysis. Ah, okay. Alis mo lang mo pa. Yep. Ito, 20 story to. 40. 18 lang. 18. 18 lang kayo. Ganda. Yan ang in-city vertical housing. Honest to goodness. Ayos. Meron ko silang po for the meantime dyan, makontent na niya. Para magkulit ulit. Para sinulat ako rin. First question. Tapos kailangan ma-define natin kung aling building talaga yung apektado. Para sa pag-design natin, i-sisipin na natin yung area for right of place. Hindi, lahat na namin. Lalatin yun. Lalatin yun. Kung din mo ang tuwa. No, I mean that kung aling doon intended as right of place. Ah. Kung may identify lang natin. Yung 6 and 7. So, kailangan kasi nang paglaman natin sila ng buildings para... Yeah, okay, ano pa lang? Identify naman natin doon. So, 2020 is the in-city vertical housing era of the city of Manila. Ito, Mayor. Sorry po, Mayor. Ito pa po yung karugtong na katuparan. Ay, nagkura. Yan po yung kanina pinagtala yan sa inyo. Ayan po yung magiging access ninyo galing sa likod. Yan yung lugar na yan. Yan. Tatata niya. Ayan po yung sa kakarugto niya yung 14th story namin na gagawin ninyo. Yan. 14th story natin. May dalawang palapag na kumananalo din yan ang parking. So, sa harap ng nakaharap po sa Lopez, mayroon pong commercial lahat sa baba. Sayang po eh. Ayan po yung maano ko lang po dito. Dito po yata sa inyo banda. Dito? Tama po ba yun? Dito banda? Ito kami. Yan po. Yan. So kung tiyak po kayo, tamang-tama po yung lusutan natin. Building 6 and 7. 6 and 7. Actually, marami kayo may tatayo. Tatlo yun. Pero dalawa pa lang yung... Dalawa. Pero kaya natin i-ganon kayo. Yung kung nasa rooftop. Hmm. Doon din. Doon din. Para hindi na kayo awayin. What is na naman? 160. Sana man to. Along Melopes Boulevard, sa harap lang yan. Amado Hernandez. Ayun. Amado Hernandez. Mga ante actually, may ISF siya. Ang gawin na rin yung aming meeting with the ISF. Sila rin ang meeting. Okay. Mga 35 minutes na naman. 96 units po yan, Mayor. Okay. May commercial din po sa baba, yung nakaharap sa highway. Para di pa rin nasa. Melopes. Swerte lang ha. Pagyo Maynila. Marami. Tuloy na. Sir, actually, may yung isa natin yung project na intended for 2021, yung sa Aristocrat. Pwede natin ma-realize siya by 2021. Mayroon lang tayong problema sa right of way. Na mayroon tayong project doon eh, yung Panunigo. Panunigo? Pero hindi po yan ma-implement ng city dahil na yung... ano siya eh, yung... So may right of way na kailangan natin i-develop who serve yung NHA project at saka yung Panunigo, land for the landless. Kung ma-open natin yun, more or less 8 meters from the... Papuntang Samora. Samora. Kaka-access doon sa Samora. Yung maapektuhan ng mga families, i-accommodate natin sa Aristocrat. Maliliit ang ano doon? Maliliit ang sobra.
Kaya kung may sulat ang kasi General Master, kaya pinansin na kami. Minister, sabi namin sa answer. Iba pa yung mga unprogram natin na hopefully this year, yan yung isa po iba po. Yung white house. Yung unprogram siya kasi yung budget naman initially pa. Yan, pisabi yun. Yan yun. Yan yung isa po iba. Dignity. It's what you call giving back your dignity. So yung budget namin dyan dun sa White Rock is new town development. Ayos. So, let's start digging. Sama kayo sa amin namin sa groundbreaking. Sige po. Pupunta lang ako ng London saglit. Mag-aaral lang ako saglit. 2 days lang. Nairaralin ako sa peace and order kung paano nila nagpe-prevent yung mga criminal. Paano na-identify yung mga criminal. Records ng mga tao. Tapos, pag ginawa nila sa Maynila, mabilis ang crime solution para bawal ang kriminal sa Manila. Gusto natin mapayapa yung panatagan tao. Sige, thank you for your time. Okay, I'll see you again. Kasi pag may kailangan kayo kay Engineer Andres, magkaroon sa lahat. Open naman ang communication. Thank you. Thank you.